Hi guys! Welcome back to my channel. This is your girl, Angelica. At may bagay na naman tayong upload. At kung napapansin niyo, paras lang yung suot ko dun sa video ko na gumawa ako ng eyeshadow makeup look gamit yung Everblena na play palette. Dahil the same day ko lang sila finilm. Dahil binala ko talaga na gumawa ng maraming video ngayon. Dahil ito lang yung araw na free ako. Alright, for this video, gagawa tayo ng first impression review nitong Superstay Full Coverage Foundation ng Maybelline. Nabili ko to nung panahong sale sa Shopee. Mga isang buwan na rin to sa akin, pero hindi ko pa rin siya natatry or nagagamit. Nabuksan lang siya ng cottager ko kasi akala niya na-open ko na. Pero, ayan, hindi ko pa yan napapump. Malinis na malinis. Sakto yung pagka-open ko ng application ng Shopee that day dahil naka-beauty sale ang Shopee that day. At ito yung nabili ko na sa murang halaga dahil ito ay 499 pesos talaga. And free shipping pa nung mga panahon yun. Kaya bongga-bongga. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's go ahead and itry na natin itong Maybelline Superstay. In 3, 2, 1, go! Yung nakuha ko nga palang shade is 128 Warm Nude dahil ito din yung shade ko before dun sa Maybelline Fit Me. Kaso nga lang, nag-oxidize siya sa akin kaya kailangan ko ng mas lighter na shade. And ang kiniklaim ng product na to is this is full coverage foundation, long-lasting wear, seamless matte finish, breathable and comfortable, fade and transfer resistant, all free, loss and clog pores, dermatological tested. So, ayun yung mga kiniklaims ng product na to. At excited na talaga akong gamitin tong product na to dahil yung mga talaga sa stress, sa pagod, sa puyat, ay tinubuan akong tigyawat lalo na to. Ayan, mamulumula pa yan. Then, itong and buti na lang dito sa part ng face ko na to, medyo nag-light na yung mga pimple marks ko sa wakas. So, excited akong gamitin to kasi kiniklaim nga ng product na to na this is a full coverage foundation. Let's see kung matatakpan yan. Let me just shake this bottle. And then, magpapump lang ako sa back of my hand. So, one pump. Medyo makalat lang labas kasi nga bagong bukas lang. Then, I will use a brush. Pero before that nga pala, gusto ko munang gumamit ng primer dito sa kabilang side ng face ko. Titignan natin kung meron ba siya pinagkaiba doon sa walang primer. And ang gagamitin ko nga pala na primer is yung baby skin na pore eraser. Dito sa side na to, dito ako maglalagay ng primer. Now, let's try this product. Then, magdadot lang ako sa aking face and gamit ako ng blending brush. So, ito yung side na may primer. And as you can see, wow! Ang ganda ng finish niya. Although, medyo halata pa rin to, but let's see mamaya kung buildable tong product na to. Dito naman tayo sa may kabilang side. So, ito na yung first layer sa aking face. Grabe, ang puti niya pala sa mukha ko. Parang espasol. Pero baka kasi mamaya mag-oxidize pa to. So, let's see. And as far as I can see here, natakpan niya itong aking pimple mark na to. Hindi na siya masyadong visible. Hindi katulad kanina. Although, parang nakikita yung dryness
itong pimple mark na to kasi nilalagyan ko to ng salicylic acid para mag-dry talaga yung pimple ko, kaya medyo namumuo dito yung foundation, but the rest I think it's fine. Ang ganda. So let's see kung pwede pa siya dagdagan. I-build up ko lang yung layer na to dahil medyo halata pa rin yung pimple mark at saka ito. Let's try na dagdagan ulit kung hindi ba siya magki-cake. Pimple marks ko. Oh my god, ang ganda tignan. Seamless talaga. Ang kinis tignan. Although, puti sa akin. Mga paglagay na lang din sa lid para medyo pumantay. So, this is the finish on my face. Sobrang ganda niya tignan. Very seamless. Para akong gumamit ng cushion. Parang kutis Koreana tignan. O, diba? Ang ganda. Buti lang sa mukha ko tignan. Pero ang ganda. My God. Ang ganda nito. Hindi ko lang siya matitest ng matagal. Dahil, actually, ngayon ay alas 3 na ng madaling araw. After kong mag-film nito, eh, gagawa pa ako ng isa pang video. Matte talaga yung finish niya. As in, kapag hinawakan mo, wala kang lagkit factor na mararamdaman. And, as you can see, walang nag-transfer sa kamay ko. Astig. Ang galing. Para talaga to sa mga oily. Kasi ako, normal lang yung skin ko. Kaya, okay lang din ito. Bet ko ito magtatagal to sa akin na siguro mga 10 hours. Dahil almost 10 hours ako nagtatrabaho. Or nagsimula ako pumasok, syempre. Sobrang aga din. Travel, papasok. 1 hour na travel yun, then 1 hour din na travel, pauwi. Then 9 hours ako sa eskwelahan. Mga 11 hours tatagal to sa mukha ko kapag tinry ko na suotin pag pumasok ako sa school. So tatapusin ko lang yung aking look and I'll be back and sabihin ko na rin yung mga final thoughts ko about this product. Ayan, nakapag-contour, blush, on bronzer, and lipstick na ako. Now, let's proceed with my final thoughts about this Superstay Full Coverage Foundation ng Maybelline. First of all, masasabi ko na ang ganda ng effect nito sa aking skin, as in, full coverage talaga siya. Hindi ko na kailangan maglagay ng concealer sa aking under eye area. Although, sobrang itim ng aking under eye area, pero na-brighten ito. Good thing na rin na mas maputi yung shade na nakuha ko. And medyo nag-oxidize na siya ng konti. Pero, ang ganda niya talaga. And it's matte finish talaga na sinasabi dito sa claims niya. And hindi na ako nagpatong ng powder or anything on my face. Hindi na rin ako nag-concealer. Ito lang talaga yung pinaka-base ko, yung foundation na to. And the notice ko dito sa foundation na to is just that parang binigyan niya ng glow yung aking skin. Hindi ako naglagay ng highlighter or anything sa aking face. Pero may kinang na lumalabas sa aking mukha. Kahit na nakapag-primer ako dito sa side na to, kalas lang sila. I'm not sure kung oil ba ito ng aking face o hindi, or just yung liwanag galing sa aking ilaw. Pero ang ganda niya tignan. Also, I have noticed that mas halatang halata yung pores ko dito sa side na to. As in, hindi ka tulad dito sa side na to kasi ito nilagyan ko to ng primer. Ito makinis tignan talaga. Ito may makikita kang parang mga tuldok-tuldok sa mukha ko. And yung foundation ay nagkikling dito sa aking nose part. Ayan. Kailangan i-blend mo siya maigi or else magki-cake yan. And napansin ko din na sumisiksik siya dun sa mga dry patches ko. Ayan. And kapag gumiti ako, kasi meron ako dito parang mga lines sa face kapag gumiti ako, ayun, medyo umuumuo siya dun sa part na yan. So, what I can recommend is that gumamit ka talaga ng primer
before ka maglagay ng foundation na to para hindi talaga maging visible yung pores mo. Make sure before ka gumamit ng foundation na to, dapat nakapag-exfoliate ka ng skin and then also nakapag-moisturize ka dahil sobrang matte finish nitong foundation na to. It tends to be dry sa face. So, yun lang naman ang masasabi ko about this product. For me, have itong product na to dahil hindi ko na kailangan maglagay ng concealer and powder sa aking face. Foundation lang, sapat na ang peg. So, that's all. If you enjoy and like this video, don't forget to give it a thumbs up. Comment down below. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button and that notification bell para tuwing may upload ako, lagi kang updated. So, thank you for watching and see you again in my next video, guys. So, thank you! Bye-bye!